Good morning, maganda umaga. Ohayo gozaimasu! Nakatatlong bati nga ako ngayong umaga kasi sobrang excited talaga ako. Ilang gabi nga ako hindi makatulog. Bakit? Kalahating taon ko lang naman inintay ang araw na to. Itong lugar na pupuntahan natin ngayon ay isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Japan. Bago pa nga dumating ang araw na to ay may dalawang bagyong paparating dito. Kaya hindi namin alam kung tutuloy ba kami o hindi. Pero dahil matagal na nga naming pinaghandaan to, mas pinili pa rin naming tumuloy. At nandito na nga tayo sa Tokyo Station. Dito namin piniling mag-norikai. Sa tagal namin naninirahan dito, first time namin bababa sa station na to. Sikat nga ang station na to dahil sa kanyang kakaibang disenyo. At dahil nandito na nga tayo, ipapakita ko sa inyo. Bago tayo mag-norikai, mag-breakfast muna tayo. Sa mga ganitong malalaking train stations, sobrang dami mong restaurants na pagpipilian. At usually, sa mga ganitong stations, matatagpuan ang masasarap na pagkain. Kaya hindi mo kailangang mahirapang mamili. Habang nag-aabang kami ng train ay dito na rin kami kumain. Dumating na nga ang train papunta sa destination natin. Sa mga oras na to, hindi ko na makontinue nararamdaman kong excitement. At sa wakas, nandito na nga tayo sa Yokohama, Japan. Ano-ano nga ba ang meron dito? Iisa-isahin namin yan para maipakita sa inyo. Maraming Pokemon ang nagkalat sa paligid dahil ito ang theme nila ngayon. Una sa listahan natin, ang Yokohama Air Cabin. Ito ay binuksan noong year 2021 at ito ang unang ropeway na ininstall sa urban area dito sa Japan. It connects the Sakuragicha Station and Yokohama Cosmo World na may distance na 635 meters at may taas na 40 meters. At ganun nga lang kabilis ay natapos na tayo sa ropeway. Ang ating next stop ay ang Cosmo World. Dito matatagpuan ang Cosmo Clock 21 na dating tinaguri ang World's Tallest Ferris Wheel. Ito ay may taas na 112.5 meters. Ang Ferris wheel na ito ay may 60 passenger cars na kayang magsakay ng 8 tao kada isa. Siguradong worth it ang sakay mo dito dahil sa ganda ng view. Isunod natin ang sikat na sikat nilang Red Brick Warehouse or sa Japanese ay Akarenga. In the early days, nag-serve ito bilang Customs Inspection Building. At sa ngayon ay isa na itong tourist spot na puno ng restaurants and various shops. At dahil nandito na rin naman tayo, dito na tayo magla-lunch. Napansin namin na napakaraming tao sa restaurant na to, kaya sinubukan namin ang best-seller menu nila. At hindi nga talaga kami nagkamali. Kakaiba ang sarap ng chicken na to. After natin kumain, diretso tayo sa port para silipin ang napakalaking cruise ship na nandito ngayon. Isa sa dream namin ang makasakay sa ganito. Bago tayo dumiretso sa hotel, palamig muna tayo. 10 minutes pa kasi yung lalakarin natin mula dito. Magche-check-in lang tayo para iwan ang luggage natin at lalabas tayo muli para sa ating next destination. Ito na nga ang ating huling destination for this day. Nandito tayo ngayon sa pinakamalaking Chinatown sa buong Japan, ang Yokohama Chinatown. Bukod nga rito, may dalawa pang locations ang Chinatown. Ang mga ito ay matatagpuan sa Nagasaki at Kobe. Merienda nga lang talaga ang dinayo namin dito dahil na-miss namin ang siopaw at siomai. After natin libutin ang buong Chinatown, oras na para mag-relax. Isa sa amenities ng hotel na ito ay ang spa. Ang spa dito ay paliligo at pagbababad sa mainit na tubig. Ang init nito ay around 40 degrees Celsius. At ito ay ginagawa sa public bath nang walang damit. Pero hiwalay naman ang lalaki't babae. Paano guys? Hanggang dito na lang muna. Kita-kita tayo sa aming Yokohama trip day 2.